Okay guys, so welcome back sa ating panibagong video. So ito yung shoot natin ngayon. Yung mukha nito, akala ko nung una, EF siya, no? Kasi kung maalala nyo, yung mukha ng EF, lalagay ako ng mukha nyo dyan. Pang, kumukha sila. Pero since hindi tayo masyado familiar sa mga Honda, kwentuhan tayo ni Papi, yung owner, kung ano meron sa kanyang auto. Pops, anong pangalan mo? Jeron, Papi, Jeron. Jeron? Pinsan mo si Grant? Pinsan mo ko yan. Pitbahay lang talaga kami. Wala pa to dati nung pumunta ako rito, di ba? Wala, dati nakaano pa ako yun, Evo 3. Paano naging ganito yung kotse mo? Noong kasi college, kasi everybody ako, sa mga pahalan, na-accidente kami dito. And yung na-accidente kami, parang kung magpapalit din ako, gusto ko yung kotse ko, parang may identity, yung ganun. Pag dumaan ako, alam mo akin yun. Yun, unique, rare, ganun. Kasi Papi, parang bihira ako makita ng ganyan eh, no? Pangalan niya, 1991 Acura Integra. Tapos DA5 yung chassis ko. Parang kamukha siya ng EF, no? Silipin na natin dito. Ang pagkakaiba niya sa EF, ang alam ko, mas mahaba lang to. Yung bumper halos kamukhain eh. And then yung body niya, mas malapad lang ng konti. Integra pa rin naman to eh, di ba? Ano ba pinagkaiba ng Integra sa Civic? Ang Integra, parang luxury type. Acura siya eh. Honda tayo yung mga ganun. Tapos Acura. Kumbaga sa Toyota, di ba meron tayong mga Lexus. Yun yung counterpart niya sa Honda. For comparison, ito yung kay Grant. Asa si Grant? Ito. Sa Grand. Pop, Grand liga rito. Pakita mo muna yung mga upgrades ng ano mo. Kasi nakikita ko sa Facebook, tol, kung ano-ano na nilagay mo dyan. Silipin nga natin. Siyempre sa una, dito muna tayo sa harap. Sa mukha. Sa mukha. Oo. Oh. Dati ano siya, dati yung stock na EF2, PHDM. Ngayon, EF3 na tayo na USDM naman. So pag USDM, mas mahaba talaga ito, di ba? Mahaba talaga. Tsaka yung mga headlights niya, may konti-konting otongs. Oh. So ito yung EF na sinasabi namin kamukha nung Integra. Integra DA5. Magkamukha naman talaga guys eh. Diba? Mas mahaba lang talaga yung headlight. So, anong bago rito? May konti lang namang nabago dyan. Hulaan ko, taga lang. Anong bago rito? Hindi ko alam. Ano yung bago rito? Nabago dito. Nagpalit lang tayo ng black na matings kahit hindi masyado sariwa pero para mas malinis tingnan. Tapos yung gauge natin, nagpalit tayo ng dati 300 yan, yung mileage, oh. Diba? Ngayon 149 na lang. Pero same pa rin na itsura. Iba siya, dati kasi yung stock ko, wala siyang RPM. And medyo sariwa naman, kuha natin kahit matic, hinabol ko dito yung freshness tsaka 180 yung top speed. KTM number 1. Just ito, bumili din tayo nitong SIR ship na. Ay ko pala, nabigyan tayo ng tropa nito. Ay pucho, okay yan ah. Shout out kay Boss Jerome Samson sa Hatsisari. So nakapagpupunta ako dito sa Batangas, automatic na ako makikita ito si Grant. Kasi idol na idol ko yung EF na ito eh. Papi, salamat ah. Okay. Sa lahat ng pinalitan mo, magkano ang inabot? Jo, masakit-sakit na rin kasi bumper pa lang, yung face pa lang natin, umabot na ako ng 40K? Oh, 40K. Sa loob, siguro, malaki natin. O kaya huwag kayo mag-EF, no? Hindi pa sigurado kung tama yung price nito, baba. Going back, guys, no? Ay, bakit naman na, sinwap mo yung evolution mo dito? Unang-una na agad yung rarity. Gusto nga natin kasi yung 100 ko lang, kaya lagad ako. Kaya yun, nung nagka-chance na iso-shop na lang daw, ginawa na namin. Pero nung nakuha mo yun, hindi kanya kakinis yun? Ah, hindi. Ito talaga, kapas-kapas yan. Tapos, Tagalog mags. Ano yung Tagalog mags? Ano yun? Yung hindi babagay. Ah, okay. May lang yung spec nun. Oo. Papi, tanong ko yung bubong ng ganyan, bulutungin din. Parang hindi naman. Ay, ganun. Kaya wala tayong reference eh. Wala akong makita ng ganito, kaya hindi ko din talaga alam. Second gen ng Integra. Pero yung first gen kamukha lang rin? First gen, pa. Ay, ano reaction mo pag sinasabi lang EF yan? Wala, nakakatawa. Pero syempre, kailangan natin silang i-educate. Mga minsan eh. Ah, prelude. Pinagkakawa lang prelude. S13. Silipin nga natin ilikod na ito. Ah, ito, Papi. Wait lang. May ano tayo dito, may... Ano yan? Ito kasi. Ano meron dyan? May point na to eh. Baliktad to. Dapat, ano? Dapat ano to? A. Ba't baliktad? Ano, honest mistake na lang ng aming pinto. Binaliktad, oh. Naging tiyangan. Anong tiyangan? Parang binaliktad na ako. Yung tiyangan na
kotse, brand yun. Eh, ba't ayaw mo nalang alisin, tapos ikabit mo ulit? Baka kasi, ano eh, sumama yung paint. Nako, kung kay Grant yan, pinalitan niya na yung matagal pa, no? Matagal niya nang binaliktad yan. Maarte pa naman yung pinsan mo na yan. Ito yung kabuhan ng S13. Yung mahabang taillight. Tapos ang ganda ng taillight, may mga vents, no? Oh. Papi, magkano value ng ganitong Integra? Ang hirap kasi walang ano eh, walang Facebook tax. Hindi natin alam yung pagbabasa yan. Kasi wala nang masyadong bebenta nga. Meron okay. Mga eBay, tapos ibang bansa nga. Doon mababa kasi sa ganun, sa US, madami ganito. Eh, dito sa Pilipinas, hindi natin alam. Tsaka maganda dito, kakaiba yung ano, no? Rear glass. Kasama to sa ano, no? Kapag binuksan yung spoiler. Oh. Ito, may hilid din to eh. Integra, no? Yung secret natin. Plakado yan, no? Sakto yung pagayan. Pero sumubok din tayo na ano, may golf po. May golf din kami dito. Para sa akin. Basta may golf ako dito na... Yun. Ito. Para sa akin. Idol ko kasi yung pinsan kong buong yan eh. Di ba yung kanya sa last vlog nyo? Niya lagay ito, kasi sa akin, di kasi. Hindi yung bigat niyan, tol. Mabigat talaga. Kasama buo. Itong Mags, gusto ko may shoutout muna ako. Yung pinsan ko ulit. Kung kailangan nyo ng Mags, chat nyo yan. Oo, nakikita ko palagi ito sa Instagram. Mas ipag mag-post eh. Ito, sobrang good deal talaga dito. Huwag nyo lang yung presyo, pero good deal siya. Tapos, pare-pareho naman yung gulong. Sobrang sariwa pa. Pero parang siyang ano, no? Pang Type R? Oo, kaso ito yung route niya. Ano siya? 4 holes lang. Yung kasing sa Integra 5. Ay, ito yung rota, ang ginaya niya is the Type R. Tapos sa glass, ano yun? Blue tint? Blue tint. Pero brown glass. Pero brown glass yan, paloob. Kasi nga, JDL. Eh, bakit ginawa mo? Ba't pinatawa mo ng blue? Ito lang, tanggal init sa katawan. Okay. Pero, ay, puch! Masyado ko pala mainit. Tapos yun nga, bawal tayo mag-dark tint kasi ano yan, pang hashtag loyal. Okay lang guys, no, bago natin ituloy ang ating video, gusto mo na ipakita sa inyo yung ating ginagamit na dashcam para sa ating 1989 Toyota Corolla kay Cory. Ako never talaga ako naging fan ng kahit anong equipment dito sa kotse. Maliban na lang kung OEM, no, kung labas talaga siya ng Toyota or ng Honda. Kasi ayoko talaga na medyo kitang-kita, ayoko ng medyo kung ano na yung nakikita ko sa dashboard sa POV ko kapag nagda-drive, no? So gusto ko talaga malinis lang, sobrang minimal, kung ano yung kailangan ko, yun lang ilalagay ko. So wala tayong mga phone holders, mga kung ano ng accessories. Papakita ko sa inyo ngayon. So tara, let's go. Ayan, so makikita nyo, ito yung ating POV, no? So pag nagda-drive kayo, pag nagda-drive ako, ito lang yung nakikita ko. Ang tanging accessory ko lang na ginagamit is itong pabango ng ating kotse and itong mga to. Meron tayong cup holder dito pero OEM siya, so nakatago siya. So sobrang linis lang. Wala kang nakikita mga electric fan, yung mga phone holders, mga voltmeter. Voltmeter natin nakalagay dyan. So kung makikita nyo color black, so clean look na clean look yan. No? And ang pinaka-importante na equipment na kailangan nyo talaga sa kotse nyo is yung dashcam. So kung makikita nyo rito, wala naman nakalagay, no? Kasi nakalagay siya sa likod, guys, no? So, ang ginagamit natin dashcam is ang DDPI Dual Channel Dashcam Z40 ang kanyang model. So, ang maganda rito, guys, kaya ito yung pinili natin. Kasi number one talaga na reason is maliit lang siya, guys, no? Ayoko na kasi dahil nga, going back, ayoko nang may kung ano nang nakikita. Maganda sa Z40 is meron siya 24-hour parking protector. Ibig sabihin, kapag nabangga to, guys, sinuntok nyong gano'n or may nakabanggang kotse, magsiscreenshot siya sa kanyang dashcam. Napakalupit, never ko naintindihan, never ko nagets na meron palang gano'ng feature sa mga dashcam. 1 week ko nang ginagamit tong dashcam na to and sobrang satisfied talaga ako sa kanyang abilities and kanyang features. Tapos napakalinaw nito, guys. Tapos meron na rin siyang cycle recording. Let's say 5 days yung inyong recording. Kapag naka 6 day na siya, yung first day ng 5 days, i-delete niya na, ipupunta niya na sa 6th day, okay? Okay, so punta naman tayo sa isang another feature ng kinagandahan nitong DDPI. So, let's go! So, ang maganda sa ating dashcam is meron siyang application. Meron siyang app sa phone. So, meron siyang for Android, meron din siyang for iPhone. So, kailangan nyo lang i-search or i-download yung DDPI. So, open natin. So, kailangan nyo i-set up. So, connect natin to the camera. Hello! Ayun. Kapag in-start nyo yung kotse, yun yung tutunog. Ayan. So, kapag nakakonect na kayo sa ating app,
open nyo lang yung mismong app. Tapos, meron kayong live view ng kung anong nangyayari ngayon sa inyong dashcam or sa inyong POV nyo. Ayan. So, maganda rito sa app, guys. Ito kasi talaga yung convenience na hinahanap ko. Kasi ayoko yung hassle na ilalagay ko siya sa computer. Tapos, hanapin ko dun. Hanapin ko yung timestamp. Tapos, ta-transfer ko na naman sa phone pabalik. Ito, nasa phone na agad. So, kung paano mag-playback, scroll mo lang pa ganun yung inyong timeline. So, meron siyang timeline, guys. Ayan, oh. May kita nyo saan kayo galing, saan kayo napunta, saan kayo nabangga, saan kayo may violation, traffic violation. So, napakadali. Pwede mo i-download, no? So, kiklik mo lang yan or pwede ka rin mag-screenshot. Ayan, o. Diba? Pwede rin siyang nakatagilid. Pangalawa to sa gusto kong feature na to. And syempre, yung pangatlo, yung nag-screenshot siya kapag nabangga. So, ito pala yung view sa likod. So, nafi-flip din siya. Click mo lang tong button sa taas. Ayan, makikita mo na yung harapan, yung hood mo. So, ayan, galing tayong Pampanga ng time na yon. Another reason is, kapag nagda-drive tayo, dahil nga, gusto natin na malinis lang, hindi natin nakikita na meron tayong dashcam. No? So, nakatago siya dyan sa likod. Ayan, kung makikita niya, DDPI. No? Ayoko kasi talaga, guys, na may kung ano-anong nakikita. Kasi medyo, para sa akin, medyo distracting. And, nasisira yung clean look na hinahabol natin. Nakatago siya sa likod, tapos yung likod, camera natin, nakatago. Hindi mo nakatago. Ayan. So, sobrang minimal lang, maliit lang rin siya. Tapos, ang maganda pala dito is indoor siya, guys. So, hindi siya mababasa ng mga araw, nababasa ng tubig, kailangan punasan ng punasan. Siya kanya, indoor. So, syempre, kapag indoor, guys, mas matagal yung kanyang durability. Sabi mo, hindi nababasa yun. Paano mababasa yun? Syempre, unless na lang kung meron kayong sira sa mga sealant nyo, paayos nyo muna bago kayo maglagay ng dashcam. Tapos syempre, natatago naman yung mga wires niyan dito sa mga lining na yan. Tapos kung paano siya gumagana, mayroon siyang 2 options. Mayroon siyang number 1 option dito tap sa key natin. Number 2 is mapapower siya via USB. So syempre doon tayo sa USB kasi so from time to time kapag nag-decide ka na gusto mo i-off, punutin mo lang, tapos mamamatay na siya. So ayun lang, kung gusto nyo i-try itong Z40 DDPI sa Shopee, check out nyo lang yung mga links. Lalagay ko lahat ng links sa baba. Na-recommend ko talaga to, guys, kasi sobrang kapag ako kasi talaga nag-try ng mga produkto, guys, hinahanap ko muna talaga yung mga best. So ito, gamit ko na siya for mga 1 week, 2 weeks na ata. Nasagi tayo ng tao, nagsiscreenshot siya. Ganun siya ka-sensitive. Subukan nyo to, guys. So, give it a try. Sobrang compact, sobrang dali gamitin. Interface niya and yung pagiging user-friendly, sobrang solido talaga. So ayun lang, subukan nyo to, guys. Swear, sobrang sulit niyan. Tuloy natin yung video. Borderless yung ano, no? Oo, yun yung place na din nagustuhan ko. Masyad malakas maka, 80s. Late 80s kasi, sadyang walang mga borders tong salamin. So, ito ang ilob ng ano, ito ang interior ng Integra. Okay ito, din, no? Ito, buha din nung sa mga modelong Integra. Pero papi, hindi kinukuha yung gauge niyan. Hindi ko hindi nilalagay sa Civic yan, ganun. Oo. Nakita akong ganito, ang babala ng value. Iba-iba rin talaga, no? Tapos yung tignan yung pinto, guys, oh. Ang laki. Sports type talaga, no? Papi, mahirap maghanap ng pyesa nito. Mahirap. Kasi parang yung tropa natin si Grant, hirap na yun sa EF, eh, no? Oo. Paano pa tong Integra na ganito? Parang ganun din, same lang na mahirap. Kaso, mas mahal pa nga minsan yung sa EF, eh. Pero yung mga ganito, kasha daw yung EF dito. Okay. Kaya kung meron kayo, sabihin nyo kami. Ito din. Kailangan ko to. Kasi ito na lang yung papalitan ko dito sa loob, eh. Itong mismong dashboard. Tapos sa itsura sa likod, guys, oh. Parang maluwag din, eh, no? Maluwag din naman. Oo, oh, di ba? Engine bay, patingin ng ano, B18C. Joke lang. Ano to? B18ZC. Anong makina to, papi? Ah, ZC yan. All stock. ZC. Ah, ZC. Sa US na D16. Top of the line ito, nakaano siya, B-series. B16. Wala pang VTEC to. Wala pa. Di pa uso. Anong year ba model ba to? 1991, papi. Same na EF. Kamusta yung mga pyesa ng ganyan? Kasi sobrang hirap siguro ng ganyan. Hindi naman. Kasi nga, Honda lang din. Madami dyan. Kaso ito, hindi nyo makikita. Ito. Ano yan? Beach walk. Chinelas! Oh, puta, nilagay na yung ano. Hindi nyo makikita sa iba yan. Oh, ganito yung EF, pares din, oh. Tsaka yung battery, dito din. Yung B16 ng EF, pasok din yan. Pasok din? Para tapos, lagyan free lang din talaga. Tapos, clutch nito, cable type pa rin. Parang EF talaga. EF na EF. Kamusta yung speed ng ganito, Pops? Oh,
naman. Hindi ka naman mahilig sa mabilis, gano'n? Hindi naman. Kaso nga, nung galing nga sa Evo, nanibago. Ah, mas mabilis pa rin Evo mo? Laking pagkakaiba. Okay, pero at least rare ka naman. Ito, ang pogi lang. Talagang makapag-ala natin. Hmm. Kasi pag masyado kayo mabilis, walang makakakita, Paps, eh, no? Sayang yung kotse. Sayang kotse, di ba? Oh, ganda, no? Dito pala nakatago yung mga, ano, Integra. Sarado natin, Papi. Baka lang hindi, mainit daw yung, ano, owner, eh. Tanggal init daw, eh. Nag-init ako, tawa naman. Ilan ang nakita mong nakaganyan dito sa Pilipinas? Ito lang. Ako, personally, ito lang. Ikaw, ilan? Kung personally, yan pala, yan lang din talaga. Pero may mga, sa Facebook, meron ako nakakita isa na pinaraffle na DA9, ano? 6. DA6. Yung parang, yung iba naman, 4 door na. May 4 door na to? Hmm. Ah, talaga? Meron sa marketplace. Pero mag 4 door, manual mo. Kasi ano yun, US. Kasi ako guys, hindi mo na ako masyado familiar sa mga Integra. Ang familiar ng Integra yung DC2, DC5, tsaka yung dalawang ilaw. Oo. Pero ito... Gusto ko talaga dati. Yung dalawang ilaw. Kaso ito yung dumating, grab natin. Papi, sino gusto mo yung shoutout? Lab. Tapos mami, daddy. Aray, pinsan ko, yan, mga tropa ko, Street Legends, magbait kayo lahat. Papi, salamat ha. Pinakita mo ang iyong Integra. Sana na-enjoy niyo yung video natin guys, no? And may natutunan kayong bago. Sarap makita ng mga bagong kotse dito sa Batangas. No? Yun lang, and kita-kita sa susunod na video. Peace out. Ito, kanina tong ano? Sabi pusa. Kanina tong bigote na to. Oh, alam niyo guys, pag alam niyo naman ha, bigote lover talaga ako. Ito na nga daw ang iuuwi ko eh. Iwan ko na yung CRV. O, pasilip makina nito. Based sa gulong, Dok yan. Ay po, chat. Dok healer. Ano meron dito sa makina mo, papi? Dok lang, there's full exhaust, stainless. 13s. Pwede na. Tipid, pang mamasas mo. Anong goma to? Made in Europe. No, kung familiar ako sa mga issue ng mga nagkokotse, ito po talaga siya, nagpalit lang ng kulay. Ay, puta kami kinakatok. Katok yung mga... Pinagmayabang yung ano, lahat ah. Papi, may gusto ko ba i-shoutout? Shoutout sa mga tropa ko. Ayun lang. At sa bebe ko. Yun!